Hello guys, welcome sa ating munting channel. Halika tayo magtanim ng paminta. Hope na may matutunan ka sa videong ito at sana tapusin mo ang videong ito hanggang sa dulo. So guys, halika't tayo magtanim ng paminta. So guys, bali itong paminta na to is binili ko sa Shopee na 70 pesos sa. So guys, visit nyo na lang yung ating Facebook page. Lalagay ko na lang yung description. Sa description box yung link ng Shopee shop na pinagbilan ko. Bali, andun din yung videos no reviews na nilagay ko doon. So guys, sa pagtatrim natin ng paminta is gagamit ulit ako ng tuyong dahon. Lagi pong tuyong dahon yung ginagamit ko sa pagtatrim na mga halaman o pagtatransplant ko. Kasi po yung tuyong dahon kapag nabulok yan is lalapitan po ng mga microorganisms tulad ng mga bulate. Yeah. At nagsisilbi din pong patabayan. Nagsisilbi din po siyang humus or nag-absorb po siya ng tubig, hold po siya ng tubig. Para manatiling basa yung lupa at moist. So guys, sa ating pagtatanim ng paminta is gagamit din tayo ng puno ng kakawati o sa Tagalog tinatawag nating madre de cacao. Yan. Ito po yung kanyang future na trellis o magiging kapangan niya. So guys, yung madre cacao is mayaman din po siya sa nitrogen at kabilang din po sa grass clipping leaves or ginagawa din siyang grass clipping tea dahil ito is mayaman sa nitrogen at nagpapalago ng halaman. So far guys, sa mga research ko nito sa dito sa ating madre cacao, ginagawa din po siyang fertilizer at pesticide. So guys, sa mga susunod natin videos is ating gagawin kung paano gawin ating babalag kung paano gawin yun. So guys, eto na ang pinakahintay ng lahat. Nalito na yung ating tuyong dahon. So guys, may mga tuyong dahon din pala na pwede natin natatalakayan ko sa susunod na vlog natin, yung dried ipilipi leaves sa yung dried acacia leaves. Yan yung mga dried leaves na pwede natin i-mixture at medyo demand din po siya sa online, kaya tatalakayan naman po natin next videos natin. Yan. Okay. So guys, yung natin yung dahon lang din guys yung natin. So guys, bakit din gumamit din ako dito ng gulong sa pagtatanim? Kasi yung gulong guys is magandang pangharang ng lupa para hindi mag-erode yung lupa o humupa. Kasi dito sa amin is bundok at kapag umuulan, daras tinatanga yung lupa. Inaakos pa ba at nakuha yung tanim natin, kaya nasisira. Kaya gumagamit ako ng mga gulong kasi ang gulong is sabi nila is wala daw pakinabang, unused materials na daw po ito. Pero kakamali po sila dahil ito yung mga gulong na to is ginagawang mga gagawang paso at ginagawang mga upuan. Minsan may mga paraan din na ginagamit dito para ma-recycle. Kaso nakukulangan lang din ng importansya kaya napapabayaan. So guys, yun lang. At ilagay na po natin yung paminta. Kaya kung may kakawati po kayo is meron din pong mga kakawati cuttings na sa online. Bali, itatalakayan ko na lang po ito sa Facebook page natin sa mga susunod na araw. Yan, ilagay na natin yung ating suwagang paminta. Opya. Kalasin na natin. Paminta natin. Kalasin natin. Pasensya na kayo dito sa anak ko. Tinatawag na naman ako.
Ayan, pagkita nyo. Medyo malusog-lusog na itong ating paminta. At pisil-pisil lang po natin. So guys, yung ginamit nilang yung mixture dito sa ating soil mixture na ginamit nila dito sa cuttings dito is carbonized hull, tapos siguro may mga vermicast din po. So guys, masyado na tayong napaparami ng kwento dito sa ating vlog, kaya tanggalin na natin. Ayan. Transplant itong ating paminta. Parang hindi pa siya gaanong fully matured sa pagta-transfer. Pero try na rin natin kung sakali man. Bali, ang mixture na ginamit natin is galing din sa yung nilagay natin sa sako ng mga buhangin, tapos mga lupa-lupa, at yung ating akas, dried acacia leaves, yung itang puro ito, acacia leaves ito. Ito yung sa nakita, ko, dahil din ako ng aking isang kapatid, ang aking nanay. Ano talaga ako dito sa pagparas na ito. Guys, ito guys, ibibilikan natin siya nitong binatap na kakawati. Kakawati leaves o magkakaw leaves. Ito meron din yung kakawati. So, pagbaya ng traction nitrogen, ang panty. Yung pag-inapigit natin. Ang sudasura pa nyo. Ang natin ah. Oo guys, bali ganyan lang muna tayo guys. At i-update na lang po kayo. Gagawin ko lang po ito ng part 2. So guys, hanggang dito na lang po ako. Please follow yung ating Facebook page dahil doon ako nag-upload ng mga future photos and videos na hindi natin ma-upload sa YouTube. Bali, subscribe na lang din kayo sa ating YouTube channel. Kung sakaling magustuhan ito yung YouTube channel na to, please subscribe na lang po kayo. So guys, hanggang dito na lang po ako guys, at happy fun.